Kaya lang bumoboto na ngayon sa Davao City si Vice Presidential Candidate Davao City Mayor Sara Duterte. Ipakita po natin yan. Sa mga Vice Presidential Candidate, si Sara Duterte ang unang bumoto so far. Oo. So pareho po sila ng presinto ng kanyang ama, si Pangulong Rodrigo Duterte, na sinabi nga ay boboto baka mamayang hapon. Pero eto na po si Mayor Sara at bumoboto na. May kodigo rin ba? Pwedeng may kodigo na sa corner. Ano ba to? Very just interesting, no? Some points for for Mayor Sara Duterte. So itong unang pagkakataon na siya tumatakbo for a national post. Naging mayor po siya ng Davao City 2019. Alam natin, dalawa sa kanyang mga kapatid ay tumatakbo rin sa iba't ibang posisyon sa Davao. Pero hindi, magkakahiwalay sila ng presinto. Pareho silang presinto ng Pangulong Rodrigo Duterte, sa pagkakaintindi. Correct. Pero wala pa ang Pangulo, so inaasahan, sabi nga sa report kanina, inaasahan na sa medyo baka late na ang pagboto ng Pangulo, at talaga inaasahan na mauuna si Mayor Sara Duterte, isang presidential, vice presidential candidate. Kanina yung kanyang presidente ay hindi nagpa-interview. So malalaman natin kung si Mayor Sara ay magpapa-interview sa media kapag siya ay natapos na. Ha? Yun. Kasabay naman ni Mayor Sara sa Davao ay ang pagboto ng kanyang katunggali sa pagka-vice presidente, si Doc Willie Ong sa Makati City naman. Ayan, nakapila pa. Makikita po natin sa insert na video, nakapila pa si Doc Willie Ong dyan po sa Makati, dyan sa Dasmariñas Village. Ano? At samantalang si Mayor Sara ay mukhang tapos na. Tapos na bumoto. Tapos na. Sa Dasma ba, sa Makati, walang problema? Walang problema, maluwang, maluwag naman. Eh, no? Pero talagang doon sa presinto ni Sara Duterte, makikita mo talagang medyo konti lang ang bumoto at this moment, konti lang. At banggitin lang natin habang pinapanood natin 'to, binanggit mo, Attorney Digia, the value yung secrecy ng pagboto. Kasi meron kang mga VCM nakita kanina na sa tabi ng bintana. Dapat hindi ganon. Dapat hindi ganon. At dapat hindi nakikita kahit ninuman kung ano yung binoto mo. Kasi pwedeng sadyain yun eh. At yan yung pinaka-effective way to maging effective yung vote buying. Kasi kung nalaman nung namili ng boto yung binoto mo, tinupad mo yung iyong pangako. Hindi dapat nangyayari yun. So kung nasa tabi ng bintana, nasa labas ka, dala mo ang cellphone mo, hindi bawal. Kukunan. Ay tama yun. Dapat kaya nga hindi bawal dapat sa loob. Ang ideal eh hindi dapat malapit sa bintana, eh. Hindi natatanaw. And attorney, ito yung pag ang balota mo nilagay mo sa VCM, makikita mo syempre yung resibong lalabas, ma-check mo tama ba yung basa. Yung bumoto ha, yung bumoto. Bumasa ng Pia Gutierrez. Kumbaga, si Pia Gutierrez. Si Pia Gutierrez. Okay, si Pia Gutierrez. Coverings si kay Vice Mayor. Sara Duterte. Mayor Sara. Mayor. Pia. Pia. Yes, hindi kabayan, Karen, dumating na si Vice Presidential Candidate at Davao City Mayor Sara Duterte dito sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Davao City para bumoto. Pasado alas 9 ng umaga na dumating si Mayor Sara. Siya ay voter number 33 dito sa precinct 1245A, ang parehong recinto kung saan ito mamaya si Pangulong Duterte. Siya, kasama ni Mayor Sara kanina, ang kanyang asawa na si Attorney Mine Scarpio, at dire-diretso siya doon sa polling precinct. At ngayon ay katatapos lang niyang bumoto at pinagkakaguluhan siya ng media. Inaasahan natin na magbibigay siya ng statement o interview sa mga miyembro ng media na dumudumog sa ngayon pagkatapos ng kanyang pagboto. Karen, kabayan, Eli. Okay, sa pagkakataon ito, hinihintay natin na maaring pahayag ni Mayor Sara Duterte. Nakaabang na yung media sa kanyang paglabas. Yan. Siguro hindi na siya makakawala, no? Ito na, lumalabas na. Ayun, lumalabas na. Tingnan natin ang maaring maging pahayag
ni Mayor Sara Duterte matapos ang kanyang pagboto dyan sa presinto sa Davao City. Yeah. Yes, ito sinusubukan natin na makalapit. Actually, kanina, mayroong designated area kung saan pwedeng intervene si Mayor Duterte. Pero nung pumasok siya dito sa polling precinct, nagtakbuhan yung mga media. At sinusubukan natin makalapit at talagang dumudumog siya. Ngayon ay hindi talagang makalapit. Talagang Pia, gusto ko lang sabihin, hindi ka makalapit, pero yung mikropono ng ABS-CBN nasa tapat ni Mayor Sara, ikaw bang may hawak nito or ang cameraman? Yung cameraman yung hawak. Medyo, subukan natin din naman. Sana, kasi kanina maayos, may order kasi ito. Mayroon talaga designated na area eh. Kaso nung dumating si Mayor Sara, talagang nagkagulo, nagtakbuhan. Yun naman yung expected natin, lalo na maraming gusto talaga na maka-interview ngayon na okay. Pia, ang nakikita kasi namin sa monitor, tila nakaupo si Mayor Sara Duterte. Hindi ko alam, may sinusulat ata, pero nakaboto na siya, pinapaligiran ng mga kamera. Hindi lang namin makita ano ang sinusulat niya. Eto, ayun, nakaupo sa isang... Desk yan eh, oh. No, nagda-drawing ata. Nakasulat. Basahin ko. Karang basahin na susulat niya, mahalin natin ang Pilipinas at nilagay niya yung signature ni Sara Duterte. Ayun. Alright, Pia, pakiulit. Pakiulit. Yan yung upuan kung saan siya bumoto. So ngayon, pinipirmahan niya, parang autograph. Anong sinulat niya? Ano yung nakasulat? Mahalin natin ang Pilipinas. Tapos nilagay niya yung kanyang pangalan at ang date ngayon. Kasi ito yung katulad nun kaya Pangulo Duterte. Talagang espesyal, hihiwalay talaga, Grago, espesyal yung upuan, yung desk kung saan bumoboto sila. So ito din, bilang siyempre baluarte ito. Ay, oo nga. Talagang ito, hihiwalay sigurado ito. Punto. Pia, ano, may pag-asa ba na ma-interview ninyo si Mayor? Ito, maganda ngayon. Ito na, naglalakad na si Mayor Sara. Mukhang mayroon ng nag-ayos at pinaalis na yung mga media dito si Mayor Sara. Pupunta na doon sa isang lugar kung saan pwedeng maayos naman yung pag-interview at hindi naman nagsisiksikan kasi tawawa naman tayo. Pagkatapos nito, hindi lang yung mga media kasi din yung nalabang sa kanya. Yung mga botante din, nagtakbuhan dito eh. Gusto makita si Mayor Sara. So at least nagpasabi na siya na magpapa-interview siya. Nagpasabi? Oo. Mukhang open naman itong Mayor Sara na magpa-interview. Inaayos na lang talaga. Ngayon may mga nagpapa-picture pa. Sa kanya talaga inabangan din sa mga botante. Ito yung mga botante na to, naghihintay na lang ito kanina na pasok sa kanilang mga polling precinct eh. Pero doon talaga dumating si Mayor Sara. Nagkatagulo talaga sa dahil excited lahat na makita siya. Oo. Tsaka matyaga, nagpo-post para sa mga selfie. Sa labas naman ang presinto. Kumbaga talagang huminto siya. Meron kasi dito nga covered court, malapit. O yung sa katapat lang nitong school building kung nasaan siya. At dito talaga yung designated area kung saan i-intervene si Mayor Sara. Kasi kung, siyempre, dahil ito din yung presinto kung saan boboto si Pangulo Duterte, nag-designate talaga yung PSD at yung Malacanang ng holding area para sa media. Pero dahil ito ay yung preparation, yung mga protocols ay para kay President Duterte, hindi siya nag-apply kay Mayor Sara dahil yung preparations ay para kay Pangulo Duterte for Malacanang. So ito, gulo-gulo na, wala na rin masyado nag-aayos. Merong mga police na nandito, susubukan din na parang bigyan ng space itong si Mayor Sara para naman maayos yung mag-i-interview. Pero ito, pumapwesto na siya, nakalabas na siya. Dito lang sa may labas ng school building. Tapos tignan ko nga, sisimula na yata yung pagtatanong sa kanya. Alright. Well, Pia Gutierrez, balikan ka namin maya-maya lang, lalo na kung biglang nagpapa-interview na si Davao City Mayor Sara Duterte.